Welcome sa isa na mga edisyon ng Kuya Kim at Yenza Vlog. If there are two passions of mine that I'm really passionate about, it's motorcycles and of course fitness and running. At si Dong Dantes na kumpari ko, kasama ko sa pareho yan. We motorcycled together in our group Euro Monkeys, and he's also my kumpare, and we ran the Berlin Marathon together. But before that, ito muna ang ating Bible verse. Opa! Our Runvangelism verse for today is one of my favorite verses of all. It's Romans 8:28. And it says, "And we know that God makes all things work for those who love Him and those who are called according to His will." You know, this Bible verse has applied to me so many times whenever I'm asking for something that I need from the Lord. When it's His will, all things work out well. Lahat madulas, lahat madali. Everything falls in place. When it's not His will, para kang bumubunot ng bayawak sa lungga. It becomes so difficult and all things are against you. If it's His will, madulas. Pag hindi niya will, mahirap talaga. All things work out well for those who love Him and those who are called according to His will. Keep on praying and keep on asking. If it's His will, it will be easy. Enjoy the day. Have a great day. And I love you all. Take care, guys. Opa! Enjoy the vlog. Si Kuya Kim, hindi pangit, hindi rin guwapo. Sakto lang. Ito po si Kuya Kim. Kim Samida! Opa! Opa! Naghahanda tayo ngayon. Ang oras natin ngayon ay 5:45. By 6:30, I'm meeting Dong Dantes and some friends doon sa Petron, ano? You know, I haven't seen Dong in a while. At although kasama ko siya doon sa Euro Monkeys, very busy si Dong eh. Kaya pagka nag-aya siyang mag-ride, talagang sama tayo. So pupunta tayo rin dyan. We'll ride safe. Opa! Dito tayo sa Cavite ngayon for a coffee stop. No? Pwede magkape kasi rito dahil Cavite, it's not part of NCR, so it's not part of the bubble. Pero inun na kami ng kape tapos babalik na kami. Ito ang motor na ginamit ni Dong. Of course, sanay na kayo makita ito. No? It's a Ducati Sport Classic at ginawa niyang sport bike na one-seater at medyo nakadapa. Dati kasing upright itong bike na to eh. At napakarami mga add-ons, no? Carbon fiber para mas magaang, maski yung exhaust niya specialized. Normally kasi ang GT wet clutch, pero ito dry clutch, so pinalitan. But it still has the DNA of the Ducati Sport Classic. At of course, si Dong. Dong! Hi, Kuya Kim! Always a pleasure riding with you, bro, ha? Yes, yes, always a pleasure riding with you. Napakaganda nung daan ganina, parang sakto yung sunrise sa atin, ha? At saka para tayo nasa Amerika, no? Uh-huh. Ang ganda, no? Dong! Why do you ride? Well, number one, to clear my mind. Siyempre, kapag medyo hectic week, malaking bagay para sa akin na makapag-unwind. Lalong-lalo na first thing in the morning, kahit siguro mga 1 hour ride lang para makapag-reflect. Mm. Diba? Medyo, syempre, may kasamang dasal. Mm. You plan your week. Tanggalin mo yung mga masasamang iniisip, diba? Para maging klaro yung ano gusto mong gawin at ma-accomplish the whole week, diba? Oh.
Why do you like this bike so much, though? Ay, nako, Kuya Kim. Mahilig kasi ako sa mga custom-made na bagay. Lalong-lalo na ng mga motorsiklo. So, isa sa mga una kong builds ay ito, yung Monster 1200. Ito, sa'yo din to. Yeah, Monster 1200. Pero kakaiba, no? Itong upuan. Para may buhay. Mukhang ahas. Eh, diba? Oo, tatlong iba't ibang builders ang umuuna ito. Alam ko. Ah, diba? Iba-iba talaga. Pero maganda yung kinalabasan. Tapos, of course, a gold chain. Yeah. The tank is still the same. Meron ka ng drop bars, no? Yeah. Yeah. Mahilig talaga ako mga ano sa mga custom made. So, yung kaibigan natin, si Emil Bano ng Euro Monkeys, binibuild niya itong Ducati Sport Classic na ito. Anong pangalan itong bike mo na to, Dong? Wala pa. Pero comment kayo diyan sa baba kung meron kayong gustong ipangalan dito, tapos pwede ko i-adapt 'yan. 'Yon. Kung sino man ang mapipili na magbibigay ng pangalan dito sa bike na to, magkakaroon ng premyo. Yun, from yan. The Kuya Kim at Ian. Yan. Nagustuhan ko siya kasi blacked out siya eh. Mahilig ako sa mga ganun. So sabi ko, hey Emil, bro, kung ibebenta mo yan, nakaabang ako dyan. So true enough, ako na ang caretaker nito ngayon. Mm-hmm. Ayaw ko sabing owner, pero caretaker na lang. Mm-hmm. And sabi ko sa kanya, don't worry, alagaan ko to. Mm-hmm. And I love it. I love the concept. So this is really conceptualized by Emil, executed by Wilcon. Dong, if you were to give advice to those who want to get into motors, uso kasi ang motor ngayon eh. Maraming beginners. One most important advice na gusto mo ibigay? Number one advice, mag-schooling muna kayo. Schooling? Schooling talaga muna. Go learn the basics. Huwag niyo kong gayahin. Dati talagang dire-diretso lang sa kalsada. Nag-take ako ng kauna-unahang lessons ko. Siguro 10 years into riding na ako. Mm. At ang dami kong na-discover na mali palang ginagawa. California Superbike School. Ito sa California Superbike School. Mm. So maraming mga schools naman dyan. Ang mahalaga, matutunan niyo muna yung basics bago pa kayo sumampa. Kasi very sophisticated na may mga motor ngayon, di ba? Puro karamihan, gusto kagad sumabak sa mabibilis, malalaki, and all the more na mas kailangan mo talaga yung proper schooling. Yeah. Okay. Kasi talagang yung basics, ituturo sa'yo from muscle memory to handling to throttle control, lahat malalaman nyo doon. Okay. Opa! What's the name of your dog, Eman? Kanye. Kanye? After Kanye West? Yes. Is he a good dog? Yes, he's a very good dog. Okay, Eman, our Tagalog lesson tonight is mahusay, maingat, at magaling magmotor si Dong. Mahusay at magaling na motor si Dong. Mahusay, maingat at magaling na motor si Dong. Mahusay, maingat at magaling na motor si Dong. Yay! That's a 95. Congratulations, Eman. Say hello to all your fans. Hi, guys. I hope you're all having a good night. Make sure to like, subscribe, hit the notification bell. And I love you all so much. Thank you. Mwah. I love you, Mansky. Close up. No. Opa! Ngayong panahon ng pandemya, napakarami sa atin talagang hindi na nakakapagpagupit dahil naka-quarantine. At binisita ko ang bahay ng tatay ko at ngayon, eto, Dad, kamusta? Ayos ha? Nag-jempuan mo ko ha? Oo. Sino yung nagugupit sa'yo, Dad? Ay, kaibigan mo, Brad, grabe yan, pagaling yan. Pakala mo, Brad? Joby siya. Joby. Anong gupit naman ang bibigay mo sa tatay ko? Trim lang siya, sir. Trim lang? Pwede bang kalbuhin ng daddy ko? Manghinayang siya. Manghinayang. Sabi niya, okay na buhok. Dad, anong bagay na haircut sa bulaklaking damit? Kailangan may buhok ka to start with. Hindi pwedeng kalbo? Pwede rin. Wala namang hindi binabagayan ng floral. In fact, kung kalbo ka na, mag-floral shirt ka para masaya pa rin ang araw mo. Hmm. Juby, alam pa saan galing ang salitang barbero? Nakalimutan ko, sir. Nakalimutan mo, hindi mo alam? Isa rin yan, sir. Alam niyo ba na ang salitang barbero ay galing sa salitang Espanyol na barba, na ang ibig sabihin ay balbas. Dahil ang barbero noong araw, hindi lamang nagugupit ng buhok. Pareho ngayon, nag-aahit din ng barba o ng balbas. Barbero, barba, o balbas. Diyan galing ang salitang barbero. Alam mo, Dad, sa vlog ko, merong Tagalog lesson si Eman. Si Eman, anak ko. Ngayon, ikaw naman, tatay ko. Ikaw naman ngayon ang bibigyan natin ng Tagalog lessons, Dad. Sabihin mo, balbon ang barbero ni Barba. Balbon ang barbero. Ang bagal, kailangan mabilis, Dad. Balbon ang barbero ni Barba. Balbon ang barbero ni Barba. Yun, ang galing. Mas mabilis. Balbon ang barbero ni Barba. 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 Very good. Balbon ang barbero ni Barba. Okay, pwede. 95%. Opa! Dong, request ng mga subscribers. Soundcheck daw, parinig daw ng bike mo. Okay, game. The new bikes daw are keyless eh. Pero ito kasi dahil it's an old bike, so meron pa rin siyang key. Kailangan lagyan pa rin ng susi sa ignition. Ang base ito ay ang 2006 pa rin na Ducati Sport Classic monoposto. And ito na, soundcheck. Alright, in 3, 2, 1.
ang tunog ng dry clutch para siyang may sira, pero actually wala siyang sira, no? Oo. Para talaga may kumakaldag parate. Idong, maraming salamat, bro. Thank you, Kuya Kim. Now we shall enjoy our coffee with my kumpare. Kim, sambira! Ayos, yun na yun! Opa! Thank you very much for enjoying the vlog. Let me end this vlog with a blessing from the Book of Numbers. May God bless you, may God keep you, may God shine His face on you, may He be gracious to you, may He turn to you, and give you peace. Ito po si Kuya Kim! Kim Sandida! Opa!